So, what's up mga Kadaver Gods, mga kabiyaya? Isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, pag-usapan natin to, no? Yung ginawa daw ni Henyo Master. Eat Bulaga host, nagpasaring sa tahanang pinakamasaya. At ito, apila ng tapes ay pupil, kanselado. At sa court of appeal. So, siyempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So nga po pala, no? No, daming mga balitang na nangyari sa Itbulaga. Alright, sa Itbulaga tuloy sa ano. Tapos marami din vlogger na gumawa ng issue. Naka-issue daw ito. Si Tito Soto daw, wala daw ganito ganyan. Si Big daw may sinabing ganito. Dami nilang patutsada yung mga vlogger na hapit sa views. Nice, pero ako nanonood naman ako ng Itbulaga, wala namang ano eh, wala naman nilalabas na ganun. Wala naman sinasabing ganun eh. So, siyempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. No, maraming lumalabas ngayon. No? Tingnan mo, pag tinipe ko yung tahanang pinakamasaya. Oh, eto, sa ano to? Ganito na ang itsura ng APT Studio nung nagsara yung tahanang pinakamasaya. Ano ba to? Makikita natin na ngayon ay tahimik na ang APT Studio. Panorin nga natin to. Panorin nga na muna natin to. Ano itsura ng APT Studio na? Kasi balibalita nga ngayon na lilipat nga ang TVG dyan eh. Kaya makibalita tayo. Alam nyo ba, habang naglalakad ako papuntang APT Studio, sobrang narulungkot ako sa namayari. Dahil sa mga, alam nyo na, yung mga pagsasara ng show ng tahanang pinakamasaya, ito ang ginamit ng TVJ sa kanilang show na Itbulaga. At makikita natin na ngayon ay tahimik na ang APT Studio habang papalapit tayo ng papalapit sa kanila ay nararamdaman natin na medyo nakakalungkot nga. Dahil dati ay buhay na buhay ito yung nandito pa ang mga legit Dabbercads, ang TVJ, simula nang mapalitan sila ay tumamlay na ang lugar na ito. May nag-post nga dyan eh. Kaso parang binura nata eh. Nung pinasa sa akin, nakita ko yung thumbnail. Tapos nung pinasa, wala na yung video. May isang tindera dyan na nagtitinda ata ng mga soft drinks dyan sa labas o ranong tinitinda. Galit na galit sa Tito Vic and Joey. Sabi dahil sa inyo, nawalan kami ng hanap buhay. Ito nung kasalanan TBJ doon sa pagsasarado ng tahanan. Pagsasarado ng show nila. Tanong kasalanan ng Tito Vic and Joey dyan sa nangyari sa wala ka ng hanap buhay. Nasa kalsada ka naman, pwede ka naman lumipat ng pagtitindahan mo. At makikita natin ngayon, medyo tahimik na simula nagsara yung tahanang pinakamasaya. Nakakalungkot man isipin dahil dito binuo ang mga pangarap ng TVJ na kinalaunan ay hindi naman napamalagaan ng mga bagong host nito. Dati-dati makikita natin sa lugar na ito, alas 8 pa lang o alas 7 ng umaga may mga nakapila na dito para manood ng live. Pero ngayon, ganito na yung makikita. Napakatahimik bukod sa mga gwardya na lang nandun. Mga sasakyan na lamang ang nagsisilbing ingay sa lugar na ito. Nakakalungkot isipin na dati sobrang saya dito, ngayon ganito na. Lana! Dahil sa kagustuhan kong malaman kung magre-resyon ba yung tahanang pinakamasaya, nagtanong-tanong ako sa paligid. Wow.
Maging ang mga gwardiya sa APT Studio ay nalulungkot dahil sa pagsasara ng show. Tinanong ko rin sila. Yo, wala na doon. Nakakot na yung mga kamerunan, wala na doon. Ano doon daw? Pati yung mga kameraman nanghinakot daw. Wala na doon. Nakakot na yung mga kamerunan, wala na doon. Narinig niyo yung kanina? Yung mga gamit daw parang hinakot na. Ibig sabihin, may pagkakataon na baka lumipat nga ang Tito Vic and Joey dyan. Baka dyan na nga talaga sila mag-studio, no? Yung narinig, parang yun ang, ewan ko, baka nagkakamali lang, pero yun ang pandinig ko, ha? Mga cameraman, umalis na. Yung gamit, hinakot na. Ay, naku po. Wait lang. Baka, kasi kung kapag mga gamit sa show, alam ko sa IPT pa yan eh. So malabong hakuting yun. Baka mga gamit ng mga empleyado. No? Or gamit ng mga lusos, ganun. Kasi nangungupahan lang naman na IPT dyan. Kahit sinong noon time show, pwedeng upahan yung show, ano na yan. Yung IPT studio na yan. Naku po, mahaba pa ba yung video? Wala ng tao. Sayang pala, dat pala yung interview ko. Nung pumunta ako dun, nag-interview ako, no? Oh, dito, ito yung pag-uusapan natin, no? Itong paalam po. Tapos may senyas daw sa inyo master na ganun. Kung ngayon, hindi nyo matanggap. Kapag kayo yun ang gagago sa TVJ, galit na galit kayo. Pero kapag kayo yung nababawian, big deal na sa inyo. Sino naman to? Sino tong Jeremy TV Channel? Sino kaya to? Ah, ito pa yung re-upload lang. Okay. So ito, panawarin natin to mga kabiyaya. Itong yung pagkatalo ulit. Or apila. Ito. Apila ng tape sa Ipo. Nakansila na ayon sa aking rival source. Sana all. Iba talaga si Model of Maynila, no? Hello, Dabarkads! Kamusta po? Ayan. Nandito ako ngayon sa may TV5. Okay? So, meron tayong mga meetings. Meron akong trabahong tinatapos. At dito ko din po nasagap. Okay? Dito ko din natanggap yung pong importanteng balitang ito na yung pong apela ng Tape Incorporated sa IPO ay dinismis na. Ito po ay ibinasura na ng IPO.
Okay, so that is very good news para po sa mga fans ng Tito Vic and Joey, para sa mga supporters ng Legit Dabar Cats. O dahil po, at least on the end of IPO ay na-dismiss po yung kanilang final na apela. Okay, kung maalala nyo, it was December, first week ng December last year. Nito lang, nitong Disyembre lang, nung lumabas yung Tito Vic and Joey at inanunsyo po nila na sa IPO ay kinansela yung pong trademark ng Incorporated para po sa Itbulaga. Okay, at sinabi po doon sa explanation nung IPO na si Joey De Leon ay napatunayan na siya ang nakaisip, siya ang gumawa, siya ang nag-creator ng Itbulaga na trademark. At therefore, siya po ang may karapatan na gumamit po dito at magmay-ari ng trademark na yon at hindi po yung Tape Incorporated. Kung maalala nyo din noon, after noon ay nagpa-presscon yung pong sa side ng sa Tape, 'di ba? Nagpa-presscon sila noon nung December din at sinasabi nga po na they would file an appeal diyan po sa IPO. Karapatan naman po nila yon na mag-file ng apela para po ma-overturn, para po mabaliktad yung pong desisyon na yan ng IPO. Pero ngayon po, after ilang buwan? 3 months. After 3 months po, yung pong kanilang final daw, yung kanilang apela na pinasa sa IPO, yun daw po ang na-dismiss. Okay? Na yun po ang wala na, na-cancel na at ipinasura na. So that is very good news. So ano po yung kanilang next steps after dyan? I think, I'm not sure kung pwede nilang iyak-iyak pa uli o isunod pa o I don't know kung kay President Bongbong Marcos kung pwede ba nilang iapila yan. So alamin ko na lang. Yun nga po eh, yun nga daw yung sinasabi nila. Naiaapila daw to ng Tape Incorporated kay President Bongbong Marcos. Hindi po. Gagastos. Ayun. Bibigyan nyo pa ng problema si Pangulong Bongbong Marcos. Bibigyan nyo pa ng alalahanin. Diba? Kasi yung balita sa Senate daw, yan, sa Kongreso. Sa mga senador, may senador daw na parang pag-uusapan daw to. Ganun yung mga nila ngayon eh, mga balibalita na mga inaano na hindi pa daw tapos. Kasi may mga vlogger ng Tape na nagsasalita nito eh. Meron pa naman, lalo na yung mga pro page, no? Sabi nila, hindi pa daw tapos ang laban kasi may Senate pa. May Senado pa daw. May Supreme Court pa daw. Ito, panibago, kinansila na naman. Pero nagtataka ako ngayon, bakit hindi na kaya nagsasalita si Attorney Maggie Abraham? Ba't parang tahimik ata ngayon si Attorney Maggie, no? Ano kaya nangyari? Hindi kaya, tanggal na eh. Okay, so tuloy pa natin. Susunod na steps kung paano nila pwedeng remedyuhan itong another loss na ito, another na defeat na ito na pagkatalo. Kasi po nagsusunod-sunod po. Parang nagsusunod-sunod talaga, 'di ba? Una yung sa IPO, 1 month. Yun namang sa Marikina, 'di ba? Na yung copyright ay ina-award sa Tito Vic and Joey. Diba? Tapos nag-appela din sila doon. O pagkatapos ngayon naman yung sa GMA, 'di ba, pinatigil yung pong kanilang show na Tahanang Pinakamasaya. So another bad news na naman 'yan. Ngayon po yung kanilang appela sa IPO ay na-cancel na din at wala na din at yun na nga yung pong kanilang chances na ma-recover itong mapanalo itong kaso na to sa IPO ay wala na. Kumaga sobrang liit na po ng kanilang chances para po maipanalo itong gera na ito between them and TVJ. Maraming salamat po kay Sir Rafael. Siya yung nag-message sa akin. Okay. Yun nga, salamat model.
Ay, nako talaga. So, panoorin natin tong sinasabi nila na kabastusan daw may si ano, sino ba yun? Si Kanguso. No, minuhin na daw ito. Kabastusan daw ni Joey De Leon. Yan! Thank you sa ating advertisers and supporters. Tahanang pinakamasayang show. Nagpaalam na sa ere. Nagpaalam na sa mga manonood. Nakatakot yung boses. Sabado ang noontime show na tahanang pinakamasaya. At totoo nga bang nagparinig ang Eat Vulga host sa tahanang pinakamasaya noontime show? Inihayag ito ng King of Talk na si Boy Abunda sa kanyang programang Fast Talk with Boy Abunda. Nagpaalam na sa manonood ang noontime show na tahanang pinakamasaya noong Sabado na makikitang nagyakapan ang mga host ng programa na pinabibilangan ni Isko Moreno, Paolo Contes at Duboy Villar. Kinumpirma rin ng actress at isa sa mga host ng tahanan pinakamasaya na si Charisse Solomon na final episode na ng programa noong Sabado, March. Yan, may issue dyan kay Charisse Solomon ngayon ah. Ano daw, sinagot niya daw yung basher. Galit daw yun. Oh, sabi ko, oh, hindi ka naman binabash, hayaan mo na. Diyan man yung karir mo pag nakita ng mga dabar kads yan, ah, lagot ka dyan. Oh, pinost niya yung post ata sa Twitter ata yun, no, sa Instagram na sinagot niya yung isang basher. Oh, pero hindi na natin ginawa ng reaction niya. Madaming netizens ang nalungkot sa pagtigil ng tahanang pinakamasaya noong time show at madaming nawalan ng trabaho. Kaya naman, usap-usapan sa social media ang clip ni Joey De Leon sa Eat Bulaga. Totoo nga bang nagparinig ito sa mga host ng tahanang pinakamasaya? Ito naman ang naging reaction ng mga netizens. Nagpaalam din sa mga manunood ang noontime show na tahanang pinakamasaya. Ito ata yung post na nakita ko eh. Yan. Sabi dyan, Joey Dile, wala daw ano. Eh, wala namang sinasabi sa inyo, master. Masyado naman kayo affected. Inahanapan ng mga ano ngayon. Sabi nung mga, sino ba yun? Si Poknat ba yun? Yung page na sabi niya, asa na? TBJ, ano na masasabi nyo? Nahamon nyo yung TBJ na daw masasabi. Eh, wala nga reaction ng Tito Vic and Joby Joe. Wala na silang, wala silang pakialam dyan sa show nyo. Kasi titigil kayo dyan. So yun nga, ano, mga kabiyaya, ano, maraming mga haka-hakan. Marami, halos-halos. Si Paolo Contes po daw ay mawawala na dyan. So hindi na magbabalik. Si Isko Moreno naman po daw ay magsosolo na. Siya na yung magiging main host at mayroon pang isang issue na isa pang balita na sabi ay itong si Isko Moreno ay ibabalik daw yung That's Entertainment. Meron pa na magkasama daw, magiging magkasama tong si Willie Rebillame at Isko Moreno. At narinig naman natin doon sa video ng isa sa mga vlogger ni Isko na hindi nga daw totoo yun. So eto namang si Willie Rebillame, nag-post yung kanyang Facebook page na wawawin na shiner yung sinisigaw ng netizen daw na ibalik si Willie Rebillame sa channel 7. Yun, hindi ko rin alam yun kung anong mangyayari dun, no? Kung totoo rin po ba yun. Pero sa tingin ko, mukhang legit kasi shiner eh. Tapos meron pa na lumalabas yung T7 daw. Nandun mga mukha ni Marian Rivera, ni Alden Richard, at iba't iba pang mga artista na yun daw yung magiging mga main host ng T7. Ewan ko anong yung T7 na yan. Baka meaning yan, Television Channel 7. Dapat TC7. Parang ganun natin magiging ano, Television 7. tayo nga, no, yung kay Richard, Alden Richard din, no? Sinabihan niya rin, nagsalita na rin siya na hindi nga ano dun, hindi nga daw po totoo yung mga balibalita na yun. So maraming ano eh, maraming mga balibalita na mga nangyayari. At ayun,
Kung sa mga hindi pa nakakapanood, yung pag-usapan na rin natin sa APT Studio, di ba? Na di umano ay lilipat ang Tito Vic and Joey sa APT Studio. So sabi ko, ako, pabor ako dun. Dahil dati nilang bahay yun, at least mas maraming makakapanood na pag nagkataon. Di ba? Eh dito sa unang video narinig natin, 'di ba, na parang wala na yung mga cameraman, may hinahakot daw na gamit. So anong gamit 'yun? Kasi ang pagkakaalam ko lahat ng gamit diyan sa APT Studio 'yan, pagmamayari 'yan na ni Mr. Tony Tubuera. So malabo naman may hakutin diyan yung mga lusos, no? Hindi natin alam. So yun lang yung narinig natin doon sa gwardiya kanina. So unang video, no? So kung ako tatanungin, kung lilipat ang TBJ dyan sa APT Studio at magkakasama na ulit si Tony Tubuera at ang TBJ, wala akong problema yon. Basta sa TB5 pa rin sila, no? Huwag silang babalik sa 7. At alam ko naman na hindi rin mangyayari yun, dahil alam naman natin pang kung anong ginawa ng Channel 7 sa mga sa Tito Vic and Joey, di ba? Mas kinampihan ho nila yung Tape Incorporated. Kung ano-ano pa yung pinaggagawa nila. Tapos na yung kaso, nakita pa natin sa thumbnail nila yung Itbulaga. Kaya ngayon, wala na rin. Pati yung tahanang pinakamasaya, wala na rin. Tinanggal na rin sa GMA thumbnail yung noon time show, no? So, yun, marami din nagsasabi na sana mag-solo na lang si Isko dahil mas okay nga daw yun. Yun ang mga sabi-sabi nila. Tanggalin nga si Paolo. At dahil ang dami din talaga din nagalit kay Paolo Contis, gawa nang yung pinaggagawa niya kasi. Abastusan din naman kasi yung ginawa niya. Kaya Paolo, hindi mo masisisi yung mga tao kung kamuhian kanila. No? Dahil kaya nga nung ano daw, nung nag-iyakan na itong Paolo Contis ay hindi natin nakita. Yung pala, sabi ni Nanay Christy Fermin na yun dun sa kanyang anak-anakan na nandun sa tape, tumakbo daw pala ng CR. Pagtakbo, bigla daw dun humagulhol. Kaya yung mga umuudo, dun sa loob, ayun, nagulat. Napairi daw ng todo eh. Imbis na medyo dinadaan-daan pa daw yung pag-ire, bigla daw naibulwak eh. Dahil nga daw dun sa paghagulhol ni Paolo Contis. Ay, nako. Grabe, no? Sunod-sinunod. Grabe yung padhana talaga ng panahon, no? Pag yun talaga gumanti sa'yo, no? Sinunod-sunod sila eh. Oo, oh, di ba? Mga kabiyaya, mga kadabarkads, talagang sinunod-sunod sila eh. Pagpasok na ano, sunod-sunod talaga, walang humpay, oh. RTC, IPOPIL, di ba? Utang, gito ganyan, tapos hanggang sa budo na, sarado na. Wala. No, misa naawa na nga lang din ako, kaya mapapansin nyo, ang vlog ko ngayon is politics na, di ba? Kasi nga, sabi ko, wala na rin eh, tapos na rin naman eh. Siguro tapos tama na yung papel natin sa pagiging defender, saka na lang siguro tayo mentra kapag may nanggagago ulit sa Tito Vic and Joey. Eh ngayon, tinapos na natin lahat ng mga vlogger dyan, pati yung mga pages. Eh may lumabas nga ngayon ng mga picture ng mga pages na parang balibalita, kakasuhan eton mga ito yung mga kakasuhan, ongoing na daw. So hindi ko pa masasagot, no? At nag-aantay lang tayo ng ating ano, sa ating source na kung totoo ba tong issue na to. So yun mga kabiyaya, mga kadabarkads, anong masasabi nyo rito sa issue na to? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.
Sila ang TBJ, TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan, sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Mack.